Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ayan, live analysis ulit tayo. Ito naman ay isa pa sa mga matinding games na naganap dito sa katatapos lang na day 1 prelims ng ongoing Charity Cup sa Chess24 ginaganap. Ayan, online. Ang time control, 10 minutes plus 10 seconds increment. Okay po, so ito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Eric Hansen ng Canada or sa kilala na Chess Bra. No, isa yan sa sikat na streamer world, sa world class ganun ang ibig ko pong sabihin, ano. At pangalawa si Dingli Ren, ito naman ay super grandmaster ng China. Ayan, ngayon lang uli naglaro. But ito si Ding hindi nag-i-stream mga kamatsyas, no? Napansin niyo? Sayang ang kanyang ano, kanyang streaming career kasi magaling maglaro yan. At ang pagkakakilala ko po kay Ding, isa yan sa masasabing pinaka-humble, no? Isa sa humble na player. Napuri din siya ni Magnus Carlsen. Ibang klase eh. Napaka-humble na tao. Tahimik lang. Nagpunta na rin ng Pilipinas yan eh dito. Tahimik lang. Nasa isang sulok lang. Pero pag naglaro, mamaw mga kamatsyas ang tindi. Etong si Eric Hansen, medyo kabaliktaran naman. Sumasayaw-sayaw pa to. Tapos kinakantsawan pa yung kalaban, no? Ibang klase style nito ni Eric Hansen. Parang si Naka din. Okay. Tingnan na kagad natin. White dito si Eric Hansen ang ginawa, nag-E4, nag-E5 dito si Ding, nag-Knight F3, nag-Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano, at dito nag-Knight F6, nag-D3. Ayan, simpleng dinipensahan lang ang pawn sa E4, at dito nag-Bishop C5, mainline, nag-Castle, Castle, nag-H3, nag-D6, so very normal. C3, ayun, control ang D4 at B4 squares, A5, palagian na nating nakikita ito, halos paulit-ulit na, no? So, para ma-prevent ang B4, kaya nag-A5 dito si Ding. At nag-Rook E1, H6, para walang Bishop G5. Nag-Knight BD2, develop. Bishop E6, salubong kagad sa Bishop. At dito Bishop B5, ayan. So, dati, ang ginagawa dito, kung hindi i-capture, umaatras lang. O kaya Knight F1. Pero nauso yung Bishop B5. O, ang ganda ng Bishop B5. May intensyong capturein ang Knight at mawasak ang kahit paanong pawn structure sa queen side ng black. So dito nag queen b8, etong queen b8 na alala ko ito mga kamatsyas, tinira ni ano ito eh, Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijan. Ayun, no, queen b8 din ang ginawa. So theory na ngayon yan dahil nagawa na eh. Kumapture sa knight, capture, at dito nag d4, binuo na ang sentro, nag capture, c takes d4, and then nag bishop b6 si Ding. So yun nga lang, may double pawn nga ang black dito mga kamatsyas, pero nasa kamay naman ni Ding ang bishop pair. Malakas yan pagka ganyan. Nag B3, ang idea magbibishop B2, nag Rook E8, ayan, develop lang, Bishop B2, nag D5, ayun na. So, kailangan ng tapatan, ang very solid pawn structure sa center, nag E5. Pagka ganito mga kamatsyas, hindi kinakapture yan ha. Kasi pag kinapture yan, eh sisimplihan lang ng C6 D5, luminis pa ang pawn structure na wala yung double pawn. So, pabor yan sa black. Okay sa black yan. Kaya dito, ina-advance talaga para solid din ang center. Knight D7, umatras, and Knight F1. Ayan, para mag-Knight G3 o kaya Knight E3. Nag-C5. Ayun, parang French type of breakthrough na. Sa sentro, yung French, di ba? French defense na ka-C5 na may pressure sa D4. At dito, nag-Knight G3. Kumapture na. Capture. Kumapture. Capture. Ayan, at dito, nag-C5. Okay, so silipin naman natin ang novelty. Nakalampas na ba tayo sa novelty? Atras lang po tayo ng kaunti, no? Hanapin lang natin yung novelty. Ayan, so ang ginagamit po kasi natin ngayon ay chess.com board. Ayun, so Bishop B2 ang naging novelty dito. Kasi Queen C2 sa old line. Okay, nakapost po ang link niyan sa description below. Balik tayo. Ayan, nagka-exchange-exchange na C5 at dito nag-Queen D2. Nag-A4, ayun, binasag ni Ding ang pawn sa B3 at nag-F4. Siyempre, kung kakapturin yan, eh, pabor na pabor. Rook takes A4, weak ang A2 pawn, tapos ayan pa ang magmamarcha mamaya na pass pawn. So, medyo mabigat yan sa puti. So, dito nag-F4 para mag-F5, ayun, kukulungin ang bishop ni Ding, and then nag-D4. Para kung mag-F5, eh, sisimplihan lang ng bishop D5. May extra square. Kumapture na, kasi babagsak na yung B3 eh. Capture and the queen F2.
nag-F5. Ayun, yan ang ginawang measure dito, no? Matindi para mapigilan yung paparating na F5 at mga panggugulong gustong gawin dito ni Hansen. Nag-F5, kumapture, then Nxf6, at dito nag-Rxe5, tineret ang pawn sa C5, nag-Bxd5, tinakpan. Cover me! At dito kumapture, nag-Rxe1, tempo attack, Qd7, pero dito mga kamatsyas, kapansin-pansin ang kalamangan dito sa evaluation bar ni Ding, no? Kasi hawak niya sentro, eh. Dominated niya ang sentro, mga kamatsyas. Control the center, control the game, eh. Walang sentro dito si Hansen, mahirap. Nag-A3, nag-Rxa8, ayan na. Qc2, at dito nag-Rxb8, nag-Bxa1, and nag-Rxb3. Ayun, threat sa knight sa g3, and nag-King g2. Depensa lang muna sa knight. Nag-Qd6, yan ang mga gusto ko kay Ding, eh. Yung mga ganyang ano niya, eh. Dahan-dahan lang, pero nanonorture ng paunti-unti, eh. Oh. So, threat ang pawn sa f4, nag-Rxe5, hinarangan, and nag-Rxb7. Ayun, medyo bahagyang nakarecover ang evaluation bar dito ni Eric, no? So, bakit kaya hindi kinapture? Ah, D3 ang tira. D3 ang mas malakas. Halimbawa, kung mag-Qd1 and Rxa3 saka pitasin, at least push muna. Okay? Yan po ang tira na gusto na ni Stockfish ng Strong Computer Engine. So, dito nag-Rxb7. Nxf5, atake muna sa queen, and then nag-Qf8, tsaga muna. Nag-Qe2. Ito pong si Hansen, mga kamatsyas. Ilang beses ko na nakalaban ito sa Blitz at chess.com. Di pa nga ako nakakalusot dito, eh. Ang lakas umatake. Yan ang iniinda ko sa kanya. Sobrang lakas umatake niyan. Alam na alam niya yung mga anggulo na nakaka-pressure. Ayan, King H8. Yun nga lang, iba dito ngayon. Kasi kalaban niya si Ding. Nako, ibang klase yan. World number 3 yan. Mabigat yan. Nag-A4. Nag-Rxb1. Ayun, tineret na ang bishop sa A1. Pero naka-equalize si Hansen, no? Ang mainam daw na tira dito ay knight e7, Rxb1, ano? Rxb1, bishop g8 lang. Ah, atras lang muna. Bishop g8. Ano idea gaganon? Bishop h7 para ma-neutralize ang knight. Kaso, ang hirap makita ng bishop g8. Pang long game, mga kamatsyas, eh. Pang long game man ang datingan ng atras-atras na yan, eh. Kaya medyo mahirap din masilip. Rxb1, yan ang abot mata ng human eye, yung may threat. So dito nag-bishop b2, ayun, grabe, blunderacious itong bishop b2. Ang mainam naman na tira dito ay knight to e7. Ayun, knight e7 para may knight g6 double. Yan ang nice counter attack. Pag nag-bishop f7 to control the g6, may rook takes c5, ibibigay na. Rook takes a1, then rook c8. So, knight, persado ipangharang, di ba? Kasi pag bishop, may knight g6, double pa rin. Gulo. Knight e8 and queen e5. Yun nga lang. Yan ang mga binibiling tira dito, mga kamatsyas. Yung queen e5, medyo mahirap makita yan. Rook takes a4, tapos queen c5, oh. Idea, magna knight g6, check. Makukuha nga naman ang queen. Tapos magkiking h7, queen f5, check. g6 harang, knight takes g6. Queen G7, o di po pwedeng capturein, ha. Makukuha yung queen. Queen G7, knight E5, threat na naman ang bishop. At King G8, capture. Queen E5, threat ang knight. King F8, depensa, then F5. Evaluation bar equal, pero ito po ay crucial pa itong game na ito. Pero kasi itong pawn, medyo hindi naman makapenetrate. Anytime, baka mamaya mag-queen D6, capturein lang yan. Mauubos ang pawns, passive ang knight sa E8. So, ito po ay timplado sa black. Pero yan daw po mainam. Knight e7 kumpara, balik na tayo, sa after bishop b2, yan o, bishop b2 kasi ginawa, ayun, natumbukan dito ni Ding ang napakalakas na tira, queen to b8. Very strong move. Atake ulit sa bishop. Nag-bishop a3 umiwas, nag-rook a1, queen d3, depensa muna. Ay, wait lang po, nasa analysis part pala ako. Bishop b2, queen b8, bishop a3, rook a1, queen d3, rook a2. Ayun, tineret ang pawn sa g2, knight to h4, depensa. At may check pa, no? Nag c4. Teka muna. Atin muna ang tingnan mabuti. C4, atake sa queen. Ginawa dito, nag queen g3. Ayun.
Time check tayo, 21 seconds na lang and 1 minute and 11 seconds pa dito si Ding. Oh, ano na pala, pa-bullet time na pala kaya medyo nabawasan na yung ano, yung tira, no, yung laman ng tira. Queen G3, C3, dinisconnect ang queen. Wala nang depensa ngayon ang bishop. Nag-queen G6. Yan ang matinding huling ginawa ni Hansen na tipong ang lakas eh, no? Parang may knight F5, pamatchas, rook E7, mga ganong atake, pero dito po ay blunderations. Patugtugin muna natin yung ano na yan. Yung queen G6 na yan ay blunderations. Babang-baba ang evaluation bar, oh. Ayun. So, dito raw po ang tira naman ay bishop to e7. Yan ang panimpla dito. Equal lang, oh, bishop e7. Na ang gagawin ng black knight, e4, queen g4, rook a1, idea queen b1, may matcha sa ilalim, knight g6 check, king g8, rook takes e4. Ang lalim. Malalim. Lalim, eh, oh. Queen takes e4, whoop, may pamatchas. Queen b1, so walang ganun, ha, kasi may queen. Gagawin knight g6 at dito magpapabalik-balik. Yan na lang ang chance. Tabla sana. Kung nakita. Pero tingnan natin. Okay, balik tayo. Grabe, lalim ng chess sa kanila, no? Ang ginawa, queen g6 sumugod. Rook takes bishop. O, talagang kinapture talaga ni Ding. Knight f5. Nako, threatening matchas na. Queen f8. Depensa muna, yakap. Knight e7. Tineret ang bishop. At dito mga kamatchas. Huling bitaw na tira, bishop f7, nag-resign na si Hansen. Ayun. Lakas umatake ni Eric Hansen, pero pagkang kalaban nila, yung mga ganitong level, no? Di makaporma yung mga gulo-gulo na atake nila. Sana ganyan ang tirada, no? Panapat kay Hansen. Ang lakas umatake ni Hansen, eh. Atakador yan, eh. Eh, kaso, tingnan nyo naman dumipensa si Ding. Talagang napaka-solid ang kunat. Hindi mabutasan talaga gaano, eh. O, yan. Dito nag-resign na kasi... Ano na eh, magmamarcha na yung mga pawns. Halimbawa lang, pakita lang tayo, no? Kung mag-queen d3, ang gagawin po, rook takes a4. Kumbaga, uunti-untiin na lang eh. Winning na rin yan, pero sa level kasi nila, hindi na po pinagpapatuloy yan. One piece down dito ang puti, plus two marching pass pawns. Sa kanila, nire-resign na. Ayun nga, may mga subscribers tayo, nakababasa ko po yung message. Hindi pa ako magre-resign. Oo, ganun ang Pinoy eh. Hindi sumusuko basta-basta, pero sa kanila, wala. Sinusuko na yung ganyan eh. Okay, maraming salamat po mga kamatchas sa inyo pong matiyagang panonood. Ayan ha, sana natuto kayo at nadagdagan dito sa ating live analysis. At bago tayo magtapos, ay binabati natin sila Melchizedek Lumaino, Gian Ray Leones, Leon, Leoner J. Rolio, J.G. Vizg, Kurt Joseph O. Pipito, Vincent Trahe, Zeus, ayan, Jonil Retes, Mau Gaming, Marvin Coronacion, More Power Coach from Abu Dhabi, UAE. Hello po sa mga kamatchas natin dyan sa Abu Dhabi. And Muhammad Bounto, Coach shout out. Sana magkaroon ng meet and greet with us na subscribers mo nationwide. Sana nga po, no? So, pag nawala na talaga totally ang pandemic, pwede yan. Orlando Sante, gandang hapon po, Coach. Shout out po from Davao City. Hello po sa mga taga Davao City. Harold De La Cruz. Jair Lons Bisco, Jefferson Gutierrez, John Patrick Balanova, John Kennard Soriano, Marvin Cabalhin, Earl John Molina, Kabil Kader. Ayan, so Mark Lester Lorenzo and Gian Ray Leones. Okay, salamat po mga kamatchas. Isusunod kaagad natin ang iba pang napili ko dito na mga best games. Isusunod po kaagad, no? Naka-prepare na yon. Sa ilang sandali po lamang ay live stream ulit tayo. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye.